Magandang araw mga kapuso, narito na po tayo sa episode 16 ng Stolen Life. Napansin nga nito ni Fake Lucy na para bang anlalim ng iniisip ni Darius. Sabi niya, parang anlalim ng iniisip natin ah. Sabi naman ni Darius, naisip ko lang love yung sprain ko, sobrang sakit pa rin. Dapat lang man kasi talaga, ako lang talaga ang iniisip mo. Iba naman kasi yung sagot mo sa tanong ko eh. Dapat ako lang talaga ngayon na alikan ni Lucy si Darius. Sabi ni Darius, saka na lang love, kailangan ko na magpahinga kasi sobrang sakit talaga ng mga paa ko. Natulog na lang siya. Ngayon ay tsapwera tong si Fake Lucy kaya tumawag sa nanay niya, nagsumbong kay Belen. Naku na, ipakarandam ko talaga ay tsapwera na ako dahil sa Lucy na yan eh. Dumating talaga siya eh. Ngayon sabi naman ni nanay Belen, ay naku, kahit magkaiba pa rin talaga yung pagkataon ninyong dalawa, talaga nanunumbalik pa rin talaga yung original na asawa. Nakikilala pa rin talaga ni Darius yung totoo niyang asawa. Kaya ikaw, kung gusto mo magtagal din sa buhay mo, kailangan panghawakan mo maigi yan. Kailangan labanan mo. Kailangan tigilan mo yung lagi nilang pagkikita ni na Lucy saka ni Darius. Eh kasi naman, ang akala naman kasi talaga ni Darius, eh, ikaw si para, diba? Kasi nga naman, siya naman talaga ang totoong asawa, di ba? O sige, nay, tawa pa more. Tumatawa ka pa, nangaasar ka pa sa akin, sabi ni Lucy. E syempre, ito namang si Belen, nagbigay ng advice, di ba? Na kailangan bantayan pa rin yung asawa niya at huwag siya magpapahalata na kesa nagbago na siya ng pag-uugali, gawin pa rin niya yung kanyang tungkulin bilang si Lucy para mapaniwala tong si Darius. Samantala, ito namang si Fake para kinakausap pa mga halaman. Sabi niya, alam nyo, tinatanggalan ko na kayo ng mga stem kasi ilalagay ko na kayo rito sa may paso. Tatransfer ko na kayo rito. At masaya naman ako kasi kahit papano na-organize ko na yung mga gamot ni Mamita at magpapatuloy na rin siya sa paggaling. Kasi sa paggaling ni Mamita, hihintayin ko yung araw na yun dahil marami akong sasabihin sa kanya. Sabi naman ni Darius, talagang concerned ka pa rin kay Mamita no, hanggang ngayon. Ngayon nagupit ni Fake para yung daliri niya dahil nga nagulat siya kay Darius eh. Sorry, sabi naman ni Fake para, ay hindi na, malayo naman to sa bituka. Hindi, gagamutin kita, meron first aid kit dyan. Sumunod ka na sa akin kasi kasalanan ko naman no, dahil sa akin kaya ka nagulat. Ngayon, bubuhusan sana nila ng tubig yung sugat nga. Eh, nagkasabay sila ng pagkuha ng tabo. Hanggang sa nagkadikit yung mga braso nila at nagkadikitigan na naman sila. Diba? Meron na naman chemistry na bubuo sa pagitan ni Darius sa kanya Fake Para. Ngayon, sabi naman ni Para, okay lang ako Darius. Sige na, ako na lang ang bahala nito. Sabi ni Darius, sige na, hayaan mo na, gagamutin kita. Pagbigyan mo na ako. Ngayon sabi naman ni Fake Para, ginagawa mo ba to dahil sabi naman ni Darius, ginagawa ko to dahil nag-guilty ako. Hindi ako concerned sa'yo pero nag-guilty lang talaga ako dahil ako yung dahilan kung bakit nagupit mo yung daliri mo. Kaya sumunod ka na sa akin at meron dong first aid kit, gagamutin na muna natin yan. Ngayon eto na, ginagamot na nga talaga ni Darius itong si Para. Sabi niya, mawala na rin ang sakit niyan. Teka, alam ko, kanan ka. Kaya mas kailangan mo yung kamay mo na yan para makapag-release pa ng mga halaman. Sabi naman ni Fake Para, alam mo ba, Darius Caluete ako. Talaga ba? Pares kayo ni Lucy. E samantalang sa opisina, alam ko naman na kanan ka talaga. Sabi naman ni Para, siguro dahil sa hindi mo lang talaga ako napapansin. Paano hindi napapansin? Kasi marami kang ginagawa. Diba? Lifestyle, family, pinaibig ko sabihin sa anak, sa asawa, trabaho, siguro nga. Ngayon, dumating tong si Fake Lucy at magjajagi nga. Napansin ang sasakyan ni Darius. Way sa app, hindi ko na pala si Darius. Opo ma'am, kararating lang ho. Dinaanan po muna si Ma'am Ason. Ngayon, eto na. Sabi ni Fake Para, alam mo ba, kung di mo natatanong, kaliwete talaga ako dati. Hindi mo lang talaga napapansin. Sabi naman ni Darius, sa bagay, tama ka. Dahil marami rin kasi akong ginagawa dati. Siguro nga merong pagbabago sa'yo. Ngayon, nakapasok na nga itong si Fake Lucy sa bahay ni Mamita Ason. At nadat na niyo yung dalawa na magkatabi. Anong ginagawa niyo? Sabi naman ni Darius, alab, tinulungan ko lang si Para kasi nasugatan siya.
dahil sa akin, kaya nagupit niya yung daliri niya. Kaya eto, nandito ako ngayon, binibigyan ko siya ng first aid kit. Naku, alam ko na ginagawa niya eh. Inaakit ka niya. Gumagawa ng paraan yung babae niya. Teka, love, walang ganong pangyayari. Walang ganong nagaganap. Ano bang sinasabi mo? Ano bang gusto mong palabasin? Pupunta ka dito tapos manunugod ka. Sabi naman ni Fake para, walang ganon. Totoong sinasabi ni Darius. Huwag mo kong pinagloloko. Para, alam ko yung binabalak mo. Inaakit mo si Darius. Kitang-kita naman, magkatabi kayo eh. Para-paraan kay. Lucy, mabuti pa umuwi na tayo. Para matapos na to, awat na, inaawat niya si, Lucy. Alam mo naman talaga, pagkatao ni Para, talagang palingkere, diba? Ngayon, nagtatalo yung mag-asawa. Bakit mo naman kasi ako pinigilan? Nandahil sa'yo, dapat kakalbuhin ko na yung babaeng yun eh. Kapag nagkita kami nun, kakalbuhin ko talaga yun. Alam mo naman, Darius, na inaakit ka ng babaeng yun. Ba't ba hindi ka ba naniniwala sa akin? Ano ba, Lucy? Wala ngang ganun. Ilang beses ko bang ulitin sa'yo na naaksidente siya, nagulat siya dahil dumating ako. Kaya nagupit niyo yung daliri niya. At ngayon, ginagamot ko. At nagpapauto ka naman. Nagpapadala ka naman. Kay, para. Diba? Sabi naman ni Darius. Ba't ka ba ganyan magsalita ha, Lucy? Parang hindi na kita kilala. Hindi ka naman ganyan dati ah. Ha? Pero ngayon, ang dami nang nabago sa'yo sa kilos mo, sa pananamit mo, pananalita mo, kung ano yung mga salitang lumalabas sa bibig mo. Ha? Ibang-iba ka na. Parang hindi na kita kilala, parang iba kang tao, sabi ni Darius. Ngayon, natigilan itong si Fake Lucy kasi nga, nasa pool siya eh. Diba? Nakilala ni Darius yung totoo niyang kulay eh. Diba? Natahimik siya. Nasermonan siya ni Darius kasi may punto naman talaga si Darius eh. Nagiging praning kong si Lucy. Sabi niya, ano ba talagang problema? Nagugulat ako sa'yo. Natataka ako sa mga asal mo. Saka umaasal ka na parang praning ngayon, sabi niya. Hindi ka naman ganyan dati. Grabe ka kung mag-akusa. Hindi ka naman lagi pala so good at palatanin ng galit sa kapwa. Pero ba't ganyan ang kinikilos mo? Sabi naman ni Fake Lucy. Love, pasensya na. Pero matagal mo na ba ito napapansin sa akin yung pagbabago ko o ngayon lang? Sabi ni Darius noon pa. Alam mo, nakakalungkot lang talagang isipin. Kasi napansin ko naman kasi na parang nag-iba kay. Simula nung dumating yung para na yun, para bang meron kayong tinatago? May nangyari ba sa inyong dalawa nung magkasama kayo doon sa basement? Sabi ni Darius, wala. Wala nangyari sa amin. At hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Ikaw ang asawa ko. Ikaw pa rin ang mahal ko. Alam mo, Darius, kailan naman ako nagiging ganito? Nagiging paranoid ako. Dahil natatakot akong mawala ka sa akin. Natatakot akong agawin ka ni Para. Nakita mo naman yung ginawa niya sa pamilya natin, di ba? Kaya syempre, maaring gumawa siya ng masama sa atin. Samantalang itong si Joy, sabi niya, naku bro, plus points ka na naman ngayon. Pinuntahan ka pala ni Darius. Baka yan na yung way niya para manligaw ulit sa'yo, sabi naman ni Fake Para. Naku bro, pwede ba huwag kang maingay dyan? Baka may makarinig sa'yo. Syempre, iba pa rin yung makikita ng mga tao. Ang tingin nila, ako pa rin si Para, sabi naman ni Joyce. O bakit? Sa tingin mo ba, masama yung gagawin ni Darius kung sakaling magloko siya dun kay Fake Lucy at ikaw yung piliin niya? O bakit loyal pa rin ang tawag doon kahit na ikaw ang mahalin ni Darius kasi ikaw naman talaga ang legit na asawa. Ikaw ang tunay na asawa. Nagkaiba man kayo ng pagkatao pero mararamdaman at makikita pa rin ni Darius yung totoong ikaw, yung pagkatao mo. May puto nga naman si Joyce kasi nga sabi nga naman ito ni Fake Para, posible ba talaga na mangyari yun na ako yung mahalin ni Darius na magbalik ulit sa akin, na ako yung magustuhan niya? Ay naku bro, huwag ka na mag-alala. Dahil for sure, hindi ka na palalayasin ni Darius. Mananatili ka na dyan, kaya think positive lang. Sabi niya, no? Basta ikaw, gumawa ka lang ng mabuti. Ipakita mo lang talaga kung ano ka, sabi niya. Ngayon, eto na. Bigla na lamang humingi ng sorry itong si Fake Lucy. Sorry na, love. Aayusin ko to, promise. Aayusin ko tong gusot na to. Alam ko naman talaga na nakagawa rin ako ng kasalanan. Ngayon, naalala ni Darius na may nangyari nga sa kanila ni Para o ni Fake Para doon sa basement. Hinalikan siya ng 3 beses. Sabi naman ni Darius, wala. Wala nangyari sa amin. Sabi naman ni Fake Lucy, sigurado ka sa mga sinabi mo? Sigurado ka? Oo, wala.
kasi natatakot ako na mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita, Darius. Alam mo naman na ikaw lang talaga yung mahal ko eh. Tapos, malalaman ko na lang na ganito, na agawin ka na pala ni Para. Pumunta siya dito, bumalik siya dito para agawin ka. Sabi ni Darius, hindi mangyayari yun, love. No? Alam mo, dapat hindi naman talaga tayo nagtatalo eh. Hindi naman talaga natin to ginagawa eh. Kaya I'm sorry, sabi niya, no? I'm sorry kung napagsabihan kita. So yun, nagyakapan na nga yung mag-asawa. Samantala, ito namang si, ano, Fake Para, nag-aayos ng mga halaman. Nadatnan pa rin siya ni Fake Lucy. Nakita niya, pumasok itong si Fake Lucy sa may, ano, gate. Sabi niya, Lucy, pwede ba? Nananahimik ako ngayon. Kaya nga, nananahimik ka nga eh, pero sinusugod pa rin kita. Alam mo, sa mga nangyari, dapat hindi naman talaga kita sinugod eh. Kasi, narealize ko na mali rin ako. I'm sorry. Sabi ni Fake Para, ano? Naninibago siya kasi for the first time nag-sorry. Ang sabi ko, I'm sorry. Ayoko na maulit yon. Alam mo, ang dami na natin pinagdaanan eh. Alam ko, narealize ko, nakita ko na nagbabago ka naman talaga. Gusto mong bumawi sa pamilya namin. Ginagawa mo lahat ng to para mapangalagaan si Mamita, para gumaling siya. Pero it's time naman siguro para magkasundo na tayo, di ba? Sinasadya niyo yun para ano, makita siya ni Darius na talagang sincere siya na humihingi ng tawad kay ano, Para. Pero ang totoo, peke, di ba, plastic, pina-plastic niya. Niyakap niya si Para pero bumulong siya. Kung inaakala mong ano, humihingi ako sa'yo ng tawad, nagkakamali ka. Dahil kapag hindi ka pa rin umalis dito, gagawin ko pa rin ng paraan ang pagpapalayas sa'yo dito ni Darius para tuluyan ka nang hindi makita dito. Total, malapit na rin naman mamatay yung matanda, yung nga si Mamita Ason. Kaya mawawalan ka na ng papel dito. Sabi niya, no? Binubulungan niya si Para. So napatunayan nga ni Fake Para na talagang peke ang pinapakita nito ni Para o ni Fake Lucy. Diba? So ito na nga. Nung matapos siyang yakapin, lumingon kayo itong si Fake Lucy sa likod kasi ramdam niya, alam na, na nandoon nga si Darius. So ito na, nung gabi, love, alam mo ba, hanga-hanga ko sa'yo. Maraming salamat sa pinakita mo ha, kasi talagang napatunayan ko na ikaw pa rin talaga yung asawa ko, si Lucy. Hindi ka talaga magbago. Okay lang naman kasi na magbago ka eh, pero for the better, why not, hindi ba? Talagang humahanga ko sa'yo. Kasi ikaw pa rin yung Lucy na talagang hindi mapagtanim ng galit sa kapwa at marunong maging mapagpakumbaba at humingi ng tawad. Itong kit ako yung ginawa mo kay Para, sabi naman ni Fake Lucy. Eh, ako naman kasi talaga to. Wala nang ibang pagbabago, diba? Dahil dyan, love, babawi ako sa'yo. Malapit na yung first date anniversary natin, diba? Magse-celebrate tayo. Talaga, love? Kung gano'n mag-out of town tayo, gusto ko yan. Kinikilig siya, sabi naman ni Darius. Teka, love, ayaw mo na ba dun sa unang araw ng pagkikita natin? Kung saan tayo nag-date? Sabi naman ni Lucy. Ah, ganun. Ah, oo, sige, pwede. Gusto ko nga, doon yung aking tinutukoy ko. O sige, punta tayo doon. Ang totoo niyan, hindi naman kasi niya talaga alam kung saan silang lugar unang nagkita ni Darius at nag-date. Diba? So, dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa araw na to, mga kapuso. Abangan natin ang episode 61 ngayon darating na February 5, araw ng Lunes. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaari makahingi ako sa ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Story Life and other GMA shows tulad nito. Happy weekends, mga kapuso. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.